Hello ulit mga friends. Ang topic po natin ngayon ay about kay Crassula Perforata. Ang kanyang family siya ng Crassula C. Origin from South Africa. Isa siyang sukulenta. Ngayon po, nakabili ako ng ito lang. Malisa maliliit lang itong na nabili ko na Crassula Perforata. Gusto ko lang kasi ipakita sa inyo kung paano siya mag-propagate sa kanya. Puputulin ko siya kamukha nito. Papakita ko sa inyo. Dito lang siya putulin. Dito. Ganyan. Tapos ito niyo ulit siya putulin. Susunod. Dito. Oops, nalaglag. Tignan niyo, may ugat na nga yata itong isa. May ugat na siya, ayan. Kaya dito ko siya puputulin. Dito, baba. Ay. Hindi natin na masyadong na hawak ko kasi yung cellphone. Ganyan. Tsaka dito. Dito. Kaya tama na yan. Dito kasi lalabas yung ano niya, yung suli niya. Diyan siya mabubuhay. Diyan. Nabili ko lang siya ng mura, kaya gusto ko lang ipakita kung paano siya paramihin kamukha nitong isang Crassula ko. Yan. Ang jade bracelet. Ganyan ginawa ko. Yan, nabubuhay na siya. Ganito lang siya. Sa maniwala ko kayo sa hindi, bumibili lang po ako hindi mahal na halaman. Kasi ang kaligayahan ko yung paano siya paramihin, palakihin, nag-i-experiment po ako lagi. At ang kaligayahan ko kung paano ko siya nabuhay, lumaki siyang maganda at maayos. Yun po ang happiness ko. Kaya hindi naman natin kailangan bumili ng mamahaling halaman. Basta lang nag-i-enjoy lang tayo. Ganun lang kasi ako. Mababaw lang ang kaligayahan ng lola. Okay, pinakita ko na sa inyo paano. Tinuso ko lang siya dyan. Ganyan, tinuso ko siya. Ganyan, dadami yan. Tanggalan natin ang ano, ng dumi. Sprayan lang natin siya ng konting tubig. Sa totoo lang, ingatan po nyo ang pagdilig sa kanya kasi maliliit ang dahon niya, madali siyang mabulok. Akala nyo maganda pa yung ibabaw niyan, pero yung sa ilalim niya mga bulok na. Kaya, ingat lang ang pagdilig. Alam nyo mga succulents, ako po nagdidilig talaga ang aking sikreto sa pag-alaga niyan, once a month lang. Kasi bakit po once a month lang ako magdilig? Dahil ho dito sa amin, ipinapasok ko ang halaman sa loob ng bahay. Kung nasa labas siya, ay maaari siyang maasalan siya sa ulan o sa padilig natin nang nag-aalaga sa kanya. Doon, kahit diligan siya ng twice a week, o kahit basta umuulan, basta maganda ang drainage nyo, mabubuhay ang mga sukulenta at saka matataba siya. Sa akin naman kasi kaya yan, ganun ang tekniko dahil nasa loob siya ng bahay. Kasi may winter nga dito sa amin, kaya once a month ko lang siyang diligan. Ganun lang naman ang sekreto ng ano. Ingatan nyo lang na lagi nyo titingnan yung ilalim niya kung basa. Kung basa, para hindi mabulok yung sukulentas nyo. Ganun lang ang pag-alaga sa kanya. At saka kailangan
Alam niyo, ang sukulenta, napaka minsan maarte din yan eh. May mga, parang sa tao din yan maarte. Minsan kasi, depende yung kung ano ang soil niyo, anong klaseng soil ang ginagamit niyo, sa weather, kung nasa, asa, kung saan kayong lugar nakatira, at saka anong na rin yan sa pagdidilig ng halaman. Sa akin, ganun lang ang tekniko kasi dahil once a month lang ako magdilig, tsaka dahil nga nasa loob siya ng bahay. Bihira siya maulanan, ako kailangan na mag-ano. Pag sa labas siya, maulanan siya doon, okay lang, tataba talaga siya dahil tsaka basta maganda ang drainage ng pasunin. Nang tinataniman nyo, kaya yung lupang tinataniman nyo at saka yung drainage ng mga paso nyo. Ganun lang. Salamat uli. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo. Bye sa susunod uli. Thank you.